Naantig ang puso ng marami sa nag-viral na video sa social media kung saan makikita ang isang nanay na may kapansanan na nakahiga sa sahig habang sinusubuan ng pagkain ang kanyang anak. Nakipag-ugnayan ng news team sa nagpost ng video at agad na nagtungo ang team sa kinaroroonan ng mag-ina sa Glansarangani Province. Sa aming pagbisita, putik na daan ang sumalubong bago namin narating ang bahay ng mag-ina. Sa aming pagdating, isang matamis na ngiti ang naging pagsalubong ni Sheila Canunayon o mas kilala bilang Lucy. Nakahiga siya sa sahig ng kanilang munting tahanan kasama ang kanyang anak. Mahirap talaga po. Pag mag-ulan, sobra kalisod kay inani, dili kayo nako masugo akong anak bahin sa kanang magpalit mi, kahit tungod tubigon kay din eh. Human, siyempre akong anak lang man akong gisaligan. Tapos dili mi maka-eskwela kung inana mo na. Nakaundang gid ming eskwela tungod sa lugar na mo na Portigueng Lapuka. Opo. Walong buwan pa lamang raw si Lucy nang namaga at nahina ang buto ng kanyang mga kamay at paa. At kalaunay, tumigil na rin ito sa pagtubo. Magkakaiba rin daw ang diagnosis ng doktor sa kanyang kondisyon. Ngunit sa kabila nito, labis siyang nagpapasalamat at nabiyayaan siya ng isang anak na tanggap at naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Sa ngayon, mahirap dahil may anak na ako pero wala akong pinagsisiyan na ganyan. Malipayon ko na nanak ko'y anak, malipayon ko na kanang masking inani ko, naramdaman ako na isa ko kainahan na naningkamot para sa akong anak. Masakit man para sa kanya na hindi natupad ang kanyang mga pangarap dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, wala na umanong masasakit pa na maging ang pangarap ng anak maisasaalang-alang. Tumigil sa pag-aaral ang nag-iisa nitong anak na dapat sana ay kindergarten 2 na ngayon. Maliit lamang ang tinutuluyan na bahay ni Lucy. Tama lamang para siya ay makakilos. Ngunit kapansin-pansin ang mga butas sa bubong at sahig, bagay na delikado sa kanyang kondisyon. Ang anak nitong si Angel May ang nagsisilbing lakas ni Lucy. Ma'am, naka-experience ba kaana na nabuli imong anak, hindi tukso-tukso siya tungkol sa imong sitwasyon? Pero mukuan man akong anak. Magingon man siya, sige lang inana akong nana, love man na po akong nana. Sakit kayo. Saksi sa paghihirap ng mag-ina si Josie, isa sa mga kapitbahay nila Lucy na pamilya na ang touring sa kanila. Siya raw ang takbuhan ng mag-ina sa panahon ng kagipitan at labis rin siyang nag-aalala sa sitwasyon ng dalawa. Lalo na umano tuwing umuulan. Flood-prone area kasi ang kanilang lugar. Yung utang kay mangutang po siya kay yahang income siya ba na gamay ron po libur man sa kanang sa minto libur sa langkaloy ang bisag kanang dako na yag utang mahangyo nga sila nga dungagan lang kung na sila gamay kwarta mabot tagaan unan-unhan lang ko sugot lang po ko malungoy po sila. Tanging iling lamang ng isang ina gaya ni Lucy ang may pagpatuloy ng anak ang kanyang pag-aaral. Naisa na nitong makapag-aral si Angel May at magkaroon sila ng pagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin. Gusto lang na ako na matabangan mi para lang sa akong anak na maka-eskwela lang si Tarong o sa matagadlaw-adlaw po na nami makaon sa akong anak. Maulang gid akong gusto. O wala na akong gipangandoy panalain para lang gid sa akong anak na dili siya maiwit. Bayan sa pag-eskwela, bayan sa mga pagkaon na kulang-kulang na mo, o sa bala na inani, para lang gidyak ng anak. Tunay na walang makakatumba sa pagmamahal ng isang ina. Ano man ang sitwasyon, kapakanan pa rin ng anak ang parating una sa kanila, tulad na lamang ng pagmamahal ni Lucy para sa anak. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa Brigada Foundation sa numerong 0909-467-0105. Mika Guerra, Barigada News.